Kung ano daw po ba to, amulets or pendant lang na wala naman daw ibig sabihin. Brother Wendell. Una, di natin alam kung pendant lang yan na walang ibig sabihin dahil depende po yung gumagawa niyan. No? Kailangan malaman natin ang intensyon sa nagawa niyan. Kahit pa yung nakatanggap, nakabili niyan, at hindi man intensyon niya na ito'y amulet, hindi man intensyon niya na ito'y panpaswerte, pero yung unang may-ari at gumagawa niyan, kung ano ang intensyon, kahit patay na yon, mananatili pa rin ang kaniyang intensyon kung ito'y anting-anting, kahit sa mga nakatanggap at may-ari nito, ay hindi na anting-anting ang intensyon nila, decoration, di pa rin na-eres yung intensyon sa unang gumagawa o may-ari. So, safe po ba na lahat pong matatanggap or mabili natin breaking the consecration lagi? Depende po 'yon na dahil kung ang naturang binibili ay dumaan na sa malalim na occult practice at di basta-basta 'yan ma-break ng bumili, no? Dahil ang natural authority ng may-ari ay nanatili. Kailangan yun ng exorcist. Halimbawa, nabasa siguro ninyo sa aklat ni Father Joseph Sikia na may isang bata na napusis. Bata ah, grabe ang halos na magkahiwalay ang mag-asawa. Dahil mulang ipinanganak ang naturang bata, panayng iyak walang tulog hanggang umabot sa mga ilang buwan, buhay pa rin kahit walang kain. Nagtaka sila, bakit ganon? Walang kain, hindi umiinom ng gatas, walang tulog, panayng iyak. Nang natrace sa exorcist, nalaman na pusis pala ang naturang bata. Pagpunta lang sa exorcist, palungsiga na yung mga ilaw, no? At nalaman na ang resulta pala yung nabili nilang maskara na decoration sa kanilang kusina. Yun palang maskara na yon ay ginagamit ng occultism at binibinta, nabili ng naturang mag-asawa na buntis ang asawa niya at nang naipanganak ang bata, yon apektado ang bata. Kaya, idiniliverance ng pari, solemn exorcism ang ginawa at sinunog yung maskara. Kahit niligo na ng gasolina, hindi pa rin nasunog noon. Kaya muli niyang isinagawa ang solemn exorcism hanggang nasunog ito. At pagkatapos ng process, doon na tumigil ang pag-iyak ng bata at sa kauna-unahang pagkakataon nakita nila na ngumingiti na ang bata at umihingi na ng gatas. Yun, delikado talaga, no? Depende sa object. Kung ang object ay malalim na ang involvement yan sa occultism. Pero, para masiguro mas mabuti na i-break ang consecration. Okay, Brother Wendell.